Next issue, for example, yung mga guro natin, kasi di ba, education, I believe na it's the most important kasi it builds up the yung mga kabataan natin eh, di ba? Yung mga nagiging professionals, all came from the education system, di ba? Pinag-aral sila. So, dapat competent yung mga teachers. And anong nangyayari po kasi, nagiging less attractive ang teaching profession dahil una-una mababa ang sweldo. So, konti ang benefits na makuha ng mga teachers. So, although may mga moves, kaya lang, compared to other jobs or other professions, mababa po kasi ang ano ng teacher. So, nabanggit nyo kanina, meron po yung parang program for that. Ang unang main problem talaga ng education, dismal educational system natin, is una, yung pondo ng gobyerno. We need 6% of the GDP tailored to education. Eh, hindi nangyayari yan. Ano yung sinasabi ng gobyerno? Ano kasi, sabi niya, mataas naman yung budget sa education in terms of absolute amount. Sabihin, pinakamalaking budget education. Pero absolute amount yun, per capita mo, i-divide mo yung budget niya sa millions of pupils. I-divide mo yung hundreds of thousands of public school teachers na babayaran mo. Late nun, yeah. Almost 9,000 to 10,000 pesos per person a year. So kahit na sabihin na maliit lang naman yung sa AFP, pero you know, AFP is about 130,000 personnel. Tapos ang bilyon-bilyon niya halos malapit na umabot sa DepEd. Sa akin, no, budget is still below the required amount na 6% of GDP. Bakit? Ayaw na ng gobyerno na spend doon. Mas gusto niya kasusin sa iba. Tingin ko, mas pinapahalaga. Pork barrel, ihinto mo na kayang pork barrel. Parang bakit? I mean, bibigay ka ng pork barrel sa congressman, senador o mayor o sino man. Para pumili ng scholar, sila magbibigay ng scholarship. Eh, ba't niyo mo lang bigay sa tempe? Ba't niyo mo bigay sa chen? Sino ba mas nakakaalam kung sinong dapat scholar? Si congressman ba o si chen? O si chen, chen ba? Amen. Sino nakakaalam kung saan magpayo ng eskwelahan? Si senador ba? O si DepEd? Siyempre si DepEd superintendent. So, maraming pondo sumasabit lang sa bulsa ng mga politiko. Kaya sa akin, i-abolish ang pork barrel. Dapat ang pondo diretso sa tao, huwag nang sumabit pa sa bulsa ng politiko. Ganun na kasimple. So, may pera. So, may singit lang doon sa iba. So, that's one problem mababang sa education. Pangalawa, siyempre yung curriculum natin is geared to foreign markets eh. Yun na nga sabi ko ang problema eh. Nag-export na nga tayo ng asukal, abaka, kopra, tabako, pati tao, i-export pa natin. Paano ka mag-industrialize? Eh, buong labor force mo, ginigir mo na maging domestic helper sa Hong Kong. So, education itself is geared towards that. No, no. Kung teaching man na yung mga teachers natin, kapos ang pondo sa training, mag-PhD o mag-master siyang teacher, pahirapan, palapitan, politika, hindi tinitingnan ng gobyerno ang education as a development tool. Tinitingnan niyang edukasyon parang per factory at a routine function. Bigyan mo ko pondo yan. Just to fulfill our pero let's not really make it a quality education. So, that's another reason. And thirdly, ang education natin is privatized pa rin. If you notice, there are more private universities and colleges than state universities and colleges. Kasi siyempre kung private yan, you know, tuition fee is more important. Eh, kung kailangan mag-cut sa production cost, mag-cut sa number of teachers, mag-cut sa number of subjects, mag-cut sa number of chairs, at textbooks, at classroom, itipirin mong aircon, tipirin mong kuryente, kahit mainit. Di ba? Eh, anong klaseng edukasyon ang magigain mo kung ganun ang environment? Papasok ka pa lang sa school, nagsasuffer ka na sa kulang ng teachers, kulang ng textbook, kulang ng classroom, mainit yung kwarto. Kasi pwede. So, balik ako doon sa main thesis ko. There are certain functions that government must do. Mainly, and that is education. Dapat mas maraming state universities and colleges all over the country. Okay, medyo related sa education. Next issue is,
Kasi di ba sabi nila opportunities are we get opportunities because we gain access to information online. Meron tayong access sa internet kaya nagiging global ta ang opportunities natin. Now, with the problem the Philippines is facing, kasi sabi nga nila, di ba, we have the second or the third slowest internet connection. And parang ang NTC does not have the power or the mandate to talagang compel the telecoms to do better. And what is really the reason why bakit sila napakabagal compared to the other countries? Do you have any projects or programs na naka-align to that? O naman na, may resolution ako, Fidel, sa Kongreso para imbestigahan yung malalaking mga telcos sa bagay ng internet. Ang analysis ko dyan, ang infrastructure natin, broadband infrastructure sa privatized. I'm sorry, but I have to keep on harping to that. Yung ibang bansa, like say Thailand, or yung Australia, pinatayo ng gobyerno infrastructure nila. Nahawak nila. Ngayon tayo private yan. Oh, ngayon they control the infrastructure. They control the speed. Ano ang aking analysis? So, ibig sabihin, kaya ba nila mag 20 Mbps? Kaya. Kailangan magbayad ka. Now, for the meantime, huwag muna natin abutin si 20 Mbps. Hanggang 3 muna tayo. Tapos, mapupuna na yan. Next year, up to 5 tayo. Next year, para, you know, people... So, pinagkikitaan, hindi mo na naisip ng gobyerno na an increase of 1% in internet speed would have a corresponding increase in the GDP and GNP, an economic development. Napaka-short-sighted ng gobyerno. Transaction natin. Kasi these companies lobbied government. So, kami na bahala dyan. Kaya walang kontrol ng gobyerno. Speed. So, sa akin, simple lang yan. Kasi hindi naman kakaiba ang infrastructure ng Thailand at ng Pilipinas. Ibig sabihin, they are the same technology. Bakit kaya nila din? Bakit hindi kaya dito? Dati sinasabi nila, marami lang kasing subscriber. Marami rin din. Ayaw lang talaga ng mga big telcos na to na ibigay yung tamang speed kasi pinagkikitaan nila unti-unting pag-akyat ng speed. So, why don't go? Bakit hindi gumawa ko din yung sarili nyo? Gastos. Why do you gastos sa inyo? Diba? Pag ikaw na may control ngayon yan, ikaw na yung mag-aano ng speed.